Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocosias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7th taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joyada ang mga pinuno ng mga kriteyo ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joyada. Isinama nila kay Joyada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joyada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joyada ang prinsipe, kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kaniyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joyada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang sumunod sa kanya." Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaba nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Joyada ang tipa ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinapanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Kiniba nila ito at winasak, pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joyada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari.
Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangyayari na narinig natin sa ating pagbasa ngayon ay isa sa magulong pangyayari sa kaharian ng Huda sa Timog. Ito ay ang pagtatangka ng isang babae na maghari. Noong mamatay si Haring Oxias ng Huda, pinapatay ng nanay niyang si Atalia ang lahat ng kamag-anak ng hari, ang lahat na maaaring maghari sa Jerusalem. Mabuti na lang si Joas na bata pa noon, isa sa mga anak ni Oxias, ay naitago ng kanyang tiya na si Josaba sa isang silid. Hindi ito nakita ng mga tauhan ni Atalia. Inilipat ang batang si Joas sa templo ng Diyos at doon patagong pinalaki ng punong saserdote na si Joaida. Ang naghahari noon sa Jerusalem sa loob ng 7 taon ay ang rehinang si Atalia. Pagkaraan ng 7 taon, nagplano ang saserdoteng si Joaida na ihayag na ang totoong hari sa mga tao. Kaya pinatawag niyang palihim ang mga kawal na nagbabantay sa templo at pinagplanuhan nila na gawin ng hari ang batang si Joas. Kaya pinutungan nila ng korona ang batang si Jonas, binhusan ng langis at inilibot ang aklat ng kautusan at iniabot ang aklat ng kutusan sa kanya. Mga seremonyas ng pagtatalaga ng isang hari. Nagsigawan ang mga tao, mabuhay ang hari. Noong malaman ito ni Atalia, nagalit siya. Pinunit niya ang kanyang damit at napasigaw na ito ay ng pangyayaring ito ay isang malaking kataksilan. Pero wala siyang magawa. Pinahuli siya ng paring si Joaida, inilabas ng templo at doon pinatay sa palasyo. Nung naitalaga na ang bagong hari, sinariwa uli ang pagtitipan sa Diyos. Nanumpa ang hari at ang mga tao na sila ay papa sa ilalim ng tipan. Pinuntahan ng mga tao ang templo ng Baal, ang Diyos-Diyosan ng mga Kananeo. Giniba ito at binasag ang ribulto ng Baal at pinatay si Matan na saserdote ng Baal. Muntik nang maputol ang lipi ni David. Ang mga hari sa Jerusalem ay nanggagaling lang sa lipi ni David. Hindi tulad ng mga hari sa Samaria nanggagaling sa iba't ibang pamilya. Noong ipapatay ni Reyna Atalia ang lahat ng nabibilang sa lipi ng kanyang anak na hari, halos mawalan ng mga lalaki na maghahari sa lipi ni David. Mabuti na lang at nailigtas ang batang si Joas. Kaya nung inilabas si Joas at itinaga na hari, buong galak ang mga taong tinanggap siya. Talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at palaging may maghahari sa lipi ni David ayon sa kanyang sinabi doon sa Jerusalem. Sa paikot-ikot na takbo ng kasaysayan, hindi pabaya ang Diyos sa kanyang pangako. At ang lahat ng natatangkang sirain ang plano ng Diyos ay mauuwi sa kabiguan tulad ng nangyari kay Atalia. Naghari lang siya ng 7 taon, pero nabigo din siya. Hindi naman natatalo ang plano ng Diyos. Ito ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.